Magandang araw mga kabi. For today's video, mag-update lang tayo dito sa mga panglaban natin. At magbibigay tayo ng vitamins mamaya dun sa tatlo natin na young bird. Tapos bibigyan na rin natin ng vitamins yung isa natin na breeder na ginagamit nga para sa norte ngayon. So magpapakain lang muna tayo ng kalapate habang nag-update tayo dito sa mga flyer natin. A few moments later. Sa mga gusto na makatulong sa akin, huwag niyong kalimutan na mag-like sa video natin. So kung makakapag-commenting kayo, pwede na rin kayo mag-comment kahit na smiley o two letters lang yung comment nyo. Malaking tulong na sa akin yan, lalong-lalo na yung like. Kaya huwag niyo sanang kalimutan na mag-like sa video natin para sa ganun, dire-diretso yung pag-upload natin ng video. So papakain lang muna tayo ng mga kalapate natin yun. At bibigyan natin ng vitamins yung isa rito, tapos yung dalawa natin na maliit na kalapate pa. Pagka ganito na malapit na yung training ng club, hindi na tayo nagpapasting ng kalapate. Pinaka-pasting natin, binabawasan na lang natin ang pagkain yung kalapate natin. Yun ay pinaka-pasting nila. Pero pagka malapit ng ganito yung training at kinukondisyon natin yung kalapate, hindi na tayo nagpapasting o hindi na tayo nagpapalipas ng pagkain sa kanila. So araw-araw na tayo nagpapakain. Pinaka-fasting na yan yung pagbabawas nyo ng pagkain. Ang kaya naman kasi sa pagpapasting, naiiwasan nyo na masyadong tumaba yung kalapate nyo. Lalo-lalo na kapag ganito na nagpapasting kasi tayo. Pinapahinga natin yung kalapate saka hindi tayo nagpapalipad. So yung kalapate natin kapag same ng patuka, tataba yung kalapate natin kasi hindi sila sanay na ganun yung sistema sa katawan nila. So sanay sila na lumilipad lagi. Kaya kapag pinagpahingan nyo, yung naiipo na nutrients o yung mga nabibigay ng pagkain sa kanila, nagiging fats lang. So buti sana kung healthy fats yung nabibigay ng patuka natin. Pero pagka kasi sa katagalan, nagiging bad fats na yan o hindi na unhealthy fats na. Yan nga yung nagkokos ng pagkahina ng mga kalapate natin, nagiging hingalin. Tapos, isa pa dyan, yung nagkakaroon ng sakit ng kalapate natin dahil humihina yung resistensya nila dahil sa pagkain. So, parang tao lang din. Kapag masyadong tumaba yung tao, o nagiging sakitin, nagiging prone sa mga sakit. So, ayan, kung mapapansin nyo naman sa video natin, talagang healthy yung mga kalapate natin. Talagang malalakas pa silang kumain. Okay lang muna natin makatapos itong kumain yung mga kalapate natin at magsusubo tayo ng vitamins. Tapos kung mapapansin nyo, hindi pa tayo nagbibigay ng painuminan sa kanila o hindi pa natin sila pinapainom. Kasi kapag pinainom natin sila, so sobra yung tubig nila sa katawan. Minsan hindi na sila kumakain, tubig na lang muna ang kinakain nila, ay iniinom nila. So, pagka ganito kasi, dumadami yung water content nila sa katawan, nagkokos ng pagkabasa ng ipot nila. So, ito yung isang reason kung bakit basa yung ipot ng kalapate nyo. Masyadong nadadamihan sa tubig. So, tapos na nga silang kumain, kaya... So, meron pang konti rito eh. Nauuho pa yung mga kalapate natin. Pero okay na to. Yan. So wala na. Mugmug na lang. So magpapainom tayo. So ang papainom lang naman natin ngayon dito, pure water lang. Hindi tayo magbibigay ng probiotics o ng mga electrolytes. One eternity later. So kinuha na nga natin yung isa natin na kalapate. Yung young bird natin na susubuan ng vitamins. 1 month and 1 week pa lang yung edad ng kalapate natin na to. So, ang susubo naman natin na vitamins sa kanya, itong Rebicon, saka calcium lactate. So, itong Rebicon, sa drugstore, makakabili kayo na ito, pang tao to bale. So, hinati natin sa dalawa. Ito lang, kalahati lang yung susubo natin, tapos isang calcium lactate. Yung calcium lactate naman, mabibili nyo sa mga poultry supply. Sa bilihan ng patuka ng manok at saka ng mga kalapate, makakabili kayo na ito. So, nasa 40 pesos lang ata to. 100 pieces na yun. Ito lang bibigay natin. Susubo natin yung kalahati sa kanya, saka isang calcium lactate. So, magkasabay lang.
Hindi yung multivitamins na ano, pwede naman yung multivitamins na tigpo 40 pesos na 100 pieces yung ibigay nyo. Pero mas maganda kung ito na. So para mas solid. Tapos kukunin naman natin yung dalawang young bird natin. So makikita nyo na rin kung ano yung naging itsura nung panglaban natin para sa summer. So para sa summer tong young bird natin na to. Ito naman yung dalawa natin na young bird na susubuan natin ng vitamins. Ito, wala pang 1 month to. Siguro nasa 20 days old pa lang tong kalapate natin na to. Kompleto na yung balahibo nila pero hindi pa kompleto yung haba. Tumutuka na rin tong mga young bird natin na to. So ito rin yung bibigay natin na vitamin sa kanila. Yan, Rebicon din saka calcium lactate. Yung Rebicon kasi may amino acids to. Yung amino acids nakakatulong sa pag-develop ng muscle nila. Since yung mga nilalaban natin kasi atleta to, pinangkakarera natin. Kaya kailangan dito talagang bata pa lang, binibigyan na natin ng vitamins. Para mas lumakas. Black checkered, naging anak nung choco natin. Saka nung John Arden na blue bar natin. Ayan. Tapos ito naman yung isa, dirty blue bar. So dati nag-anak na rin sa akin ng dirty blue bar yung choco. So kukunin naman natin ngayon yung breeder natin na ginagamit para sa norte. So yung hen lang yung kukunin natin kasi yun lang yung susubuan natin dahil maganda naman yung kondisyon ng cock na subuan na rin natin yun nung nakaraang araw. So susubuan lang natin ulit yung isa natin na breeder. So ito yung breeder natin na gagamitin para sa norte. Yung hen lang ang susubuan natin ng vitamins kasi yung hen ang mas kailangan ng vitamins kasi ito yung nangingitlog natin na kalapate. So yung cock natin okay rin, okay lang na subuan yun kaso mas madalas tong hen natin dahil ito nga yung nangingitlog. So kailangan niya ng mas maraming vitamins kasi sa kanya nang gagaling yung magiging young bird natin. Wala pa tayo calcium. Kaya lang naman naka-tissue itong vitamins natin para hindi mag-moist yung vitamins. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-moist yung vitamins kasi. Ayan, kumukulay. So ito yung gagamitin nga natin na breeder. So sana may natutunan kayo kahit naman na yung young bird nyo, basta kaya nang kumain ng vitamins o masubuan ng vitamins, pwede nyo nasubuan. So mas mainam kung mas bata pa lang, nasusubuan nyo na ng vitamins yung young bird nyo. Para sa ganun, mas lumakas yung young bird nyo. Hindi katulad nung iba na medyo malaki na nung nagsusubo ng vitamins. Kasi yung mga nilalaban nga natin, pangkarera to. Nawawala yan. Pagka bobo lang o hindi maganda yung kondisyon, hindi maganda yung pagpapalaki. Bata pa lang dapat, malakas na. Itlog pa lang dapat. Sabi nga nila, itlog pa lang, ilalaban ka na. Yan. So sana may natutunan kayo sa video natin. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-like sa video natin. Happy flying sa inyo. God bless.